Mapagpalang araw. Ako po si Iday. Lalaki ako, Commander ha, hindi babae. Kaibigan ko po si Apo Banaag na taga rito sa parteng Mindanao. Hindi ko na lang po babanggitin para na din sa seguridad ng iniwan niyang pamilya. Nais ko po i-share sa iyong channel, Commander, ang kwento ng aking kaibigan na si Apo Banaag noong 1967. May katagalan na po, pero sariwa pa din sa aking isipan ang mga kwento niyang hinding-hindi ko malilimutan. Ganito po nagsimula ang kwento ni Apo Banaag. Ang kanilang buhay ay simple lang. Kumakayod araw-araw ang kanyang nanay at tatay upang merong makain sa araw-araw. Ang kaibigan kong si Apo Banaag nung mga panahon na ito ay wala pa siyang kakayanan hanggang sa isang gabi. Habang si Apo Banaag ay umuuwing lasing papunta sa bahay nila, nakarinig siya ng sit-sit. Ang sabi niya, "Sino bang sumisit-sit yan? Ha? Sino ba yan? Oh, ano ba? Uuwi na ako eh. Bakit ba tawag ka ng tawag ha?" Nung makita niya yung sumisit-sit mula sa itaas ng punong kahoy, parang nawala ang tama ni Apo Banaag sa kanyang pagkalasing. "Teka, ano yun?" Yung nakita niya, Commander, ay isang bagay na lumiliwanag. Ang pakiramdam niya nung mga oras na ito, tila ba kinakausap ang kanyang isipan ng isang gamit na hindi niya alam kung ano. Madali niyang inakyat yung puno at nung malapitan niya ito, isa pala itong medalyon. Agad na sinuot ng kaibigan kong si Banaag yung medalyon. Nung maisuot niya ito, Commander, bigla na lamang nag-init ang kanyang katawan at hindi niya napigilan ang sarili niya na mahulog sa puno. Yung nilaglagan ng kaibigan ko, mataas kung tutuusin, pero yung pagkahulog niya sa lupa ay hindi niya ininda. Ang pakiramdam niya kasi ay talagang napakainit na animoy meron itong sariling buhay. Nung mahimasmasan na siya, bigla siyang bumangon sa kanyang pagkakahulog. Hinahawakan niya ang kanyang sarili kung meron ba siyang sakit na nararamdaman, pero wala hanggang sa umuwi na siya sa bahay niya at nung magising siya ng umaga. Nahihilo pa ako. Nay! Nay! Tay! Tatay! Wala maski isa na tao sa kanilang bahay, kaya lumabas siya ng kwarto. Pagpunta niya ng kusina ay nagulat siya. Yung suot-suot niya na medalyon ay nakalutang sa ibabaw ng lamesa. "Teka, bakit? Paanong?" Hindi niya maituloy ang kanyang mga sinasabi nang dahil sa takang-taka siya kung paano napunta sa ibabaw ng lamesa yung kanyang suot na medalyon. Dinampot ito ni Banaag at nung isuot niya ito, may narinig siya sa kanyang isipan. Ang sabi ng bumubulong, "Banaag, kailangan kita." Yun lang naman ang sinabi
hanggang sa binaliwala niya ito at habang kumakain ang aking kaibigan, tila ba nakikita niya sa kanyang pagkain yung iba't ibang itsura ng mga elemento ng dilim. Ano ba naman to? Ay, kumakain na lang ako. Nakakakita pa ako ng kung ano-ano sa kinakain ko. Ano ba namang klaseng buhay ito? Sa kanyang paglabas sa bahay, nakakita na naman ang kaibigan kong si Banaag ng kung ano-ano at animo'y nababaliw na ito kapag nakikita siya ng ibang mga tao dahil ang kanyang mga ginagawa ay hindi normal. Isang gabi, inutusan siya ng kanyang tatay na pumunta saglit sa tindahan bago ito magsarado. Nagpapabili ito ng pwedeng maiinom na dadalhin sa bukid. Anak! Banaag! Pumunta ka saglit ng tindahan. Bumili ka ng alak dalian mo. Magsasarado na ito. Sige po, tay. Pagpunta niya doon sa tindahan, gulat na gulat siya dahil yung tindera, ang tingin niya rito ay demonyo. Napatakbo ang kaibigan kong si Banaag papauwi sa kanila. Sinabi niya sa kanyang ama na hindi siya nakabili ng alak dahil demonyo daw yung nagtitinda. Nakatikim siya ng sapok sa kanyang ama dahil nababaliw na raw ang aking kaibigan. Araw-araw, Commander, ganun ang nangyayari. Palagi siyang nakakakita ng kung ano-ano hanggang sa nagdesisyon na ang aking kaibigan na tanggalin yung kanyang suot na medalyon. Kaya lamang hindi niya na ito matanggal sa kanyang leeg dahil tila ba bumabaon ng bumabaon yung medalyon na ito sa kanyang dibdib. Lumipas ang isang araw pa at nawala na yung medalyon sa kanyang dibdib. Tanging tali na lang ang naiwan at ang pinagtatakahan niya. Yung dibdib niya, Commander, ay totoong doon nakabaon yung medalyon na nakuha niya sa itaas ng puno. Hanggang sa siya ay hinimatay. Pero bago siya himatayin, nakasigaw siya ng malakas. Ang sinasabi niya, "Tatay, nanay, babalik ako." Simula nung araw na ito, ang katawan ng aking kaibigan na si Banaag ay naroroon lang sa kanilang bahay at kinukumutan. Batid ng kanyang mga magulang na hindi papatay ang kanilang anak dahil humihinga pa ito at pinagpapawisan. Sa loob ng 3 taon, yung katawan ng kaibigan ko ay nakahimlay sa kanilang bahay. Ganito naman, Commander, ang kwento ng kaibigan ko noong ang katawan niya ay nakahimlay lang. Yung kaluluwa niya ay humiwalay sa kanyang katawan at napunta ito sa ibang mundo. Ang mundo na tinutukoy ko, Commander, ay mundo ng mga iba't ibang klase ng engkanto. Sa mundo na ito, dito siya nakakita ng mga albularyo na nagtatago sa mundo ng engkanto. Ang sabi niya sa isang albularyong matanda, "Manang, bakit ho ako napunta rito? At saka, hindi ba ho tao kayo? Bakit ho nandito kayo?" Wika ng kaibigan kong si Banaag. Ang sagot naman ng matandang albularyo, "Iho, kaya ka naririto dahil meron kang mahalagang alituntunin na dapat mong gawin. Tagaya namin, kaya kami naririto upang magpalakas ng aming pananampalataya." "Ay, manang, paano po akong makakabalik?" "Makakabalik ka rin sa inyo, pero sa tamang panahon. Mayroon kang dapat
gawin at meron kang dapat na sundin. Kaya ka naririto. Ano ho yun? May lumapit sa kanila na isang lalaking mukhang hindi tao. Ang sabi daw nito sa kanya, Commander. Banaag, ikaw nga ang matagal ko nang inaantay. Alam mo ba na ang iyong kasuotan ay sa akin nang galing? Oh, ang ibig niyong sabihin, sa inyo po ito? Tama, sa iyo ko pinagkaloob ang isa sa mga mahalagang gamit ko. Nakita ko sa iyong pagkatao na mukhang mapapakinabangan ka ng mundo. Ho, anong ibig niyong sabihin? Ang kaibigan kong si Banaag ay gulong-gulo sa mga sinasabi ng nilalang na ito. Nagpakilala yung nilalang na siya raw ang prinsipe na naninirahan sa mundo nila. Ako ang prinsipe dito. Lahat ng sasabihin ko ay susundin mo. Huwag kang mag-alala. May malaking dahilan ang Panginoon kaya ka naririto sa aming mundo. Ipagpaumanhin niyo po. Pero bakit? Bakit po ako pa ang napili? Banaag, napakaswerte mo dahil napili ka ng ama. Ayaw mo ba yun? Hindi naman po sa ganun. Hindi naman po sa ayaw. Ang akin lang po. Hindi naman po ako karapat-dapat. Diyan ka nagkakamali. Ang ama ay hindi nagkakamali sa pagpili. Maaaring sa ngayon ay nalilito ka pa. Pero dapat mong maintindihan ang mga ibig sabihin kung bakit ka naririto. O siya, sige, mukhang pagod ka sa paglalakbay. Magpahinga ka na muna. Idinala si Banaag sa isang bahay na sobrang ganda. Gulat na gulat ang aking kaibigan kung paano siya napunta sa napakagandang bahay. Sa ilang iglap lang nung sabihin ng prinsipe na magpahinga siya, bigla siyang napunta sa bahay na maganda. Madali siyang nakatulog at paggising niya, nakakarinig siya ng kung ano-ano sa labas. Nakakita siya ng nagkukumpulan doon, hindi ito mga engkanto, kung hindi totoong mga tao. Paglabas niya, nagtanong siya sa isa. Ginoo, ano bang meron? Bakit? Ba't ang daming tao? Tsaka, mundo ito ng mga engkanto, hindi ba? Alam mo, Ginoo, nagsasaya kami dahil meron kaming bisita. At ikaw yun. Ha? Huh? Bakit? Anong ibig sabihin yan? Maaaring ngayon ay hindi mo pa maiintindihan. Habang sila ay nag-uusap, kinuha siya ng dalawang babaeng sumasayaw. Tapos merong isinabit sa kanyang leeg. Ang ibig sabihin nun, eto na ang hudyat na siya ay dadalin sa harapan upang ipakilala sa mga nakatira doon na tao at mga elemento. Kinausap siya ng prinsipe, ipinaliwanag sa kanya ang totoo. Pumayag naman si Banaag. Matapos nun ay nagsalita na ang prinsipe sa harapan ng mga tao at mga engkanto. Mga kasama, meron tayong panauhing pangdangal. Siya si Banaag, ang bago nating kaibigan. Siya ang magiging mata natin sa ibabaw ng lupa. Ano, kaibigan? Pwede ka nang magsalita. Yan ang pong sasabihin ko. Bahala ka na kung ano ang sasabihin mo. Nung mga oras na ito,
ang kaibigan kong si Banaag ay nagawa niyang magkunwari. Ganito, Commander, ang sinabi niya sa harapan ng mga tao at engkanto. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banaag, ang bagong panauhin niyo po rito. Ikinagagalak ko po na ako ay napili na mapunta sa inyong mundo. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng iaatang sa akin na trabaho ay gagampanan ko sa higit na aking makakaya. Yun lang po at maraming salamat. Nagpalakpakan ang lahat, Commander, sa mga sinabi ni Banaag hanggang sa pinapasok siya sa isa pang bahay. Meron siyang nakitang matandang babae doon, may inaabot sa kanya na bote, at ayon sa matanda, inumin mo yan panauhing pangdangal. Kailangan mo yan upang lubos ka nang maging kasapi ng aming samahan. Madaling ininom ni Banaag yung pinapainom ng matanda. At nung mainom niya ito, naramdaman niyang muli na yung medalyon na nakabaon sa kanyang dibdib ay unti-unting lumulutang. Teka, ito na yung medalyon. Ano po ba nangyayari? Ginoo, huwag kang mag-alala. Ayos lang yan. Maiintindihan mo din ang lahat. Ang katotohanan, Commander, yung napuntahan ng kaibigan kong si Banaag ay hindi mundo ng mga engkanto, kung hindi heto yung tinatawag na dimensyon ng mga aswang. Halo-halong aswang ang nakatira doon at yung nagpapakilala dito sa kaibigan ko bilang prinsipe, siya ang pinakamataas na uri ng aswang. Ganito, Commander, ang pagpapaliwanag kung bakit aswang kontra sa aswang ang naglalaban sa ibabaw ng lupa. Lahat daw ng mga aswang ay nanggagaling sa dimensyon na ito. Ngayon, yung mga aswang na napupunta sa ibabaw ng lupa ay nagkakaroon ng kanya-kanyang desisyon. Kaya, yung desisyon na kamalian heto ngayon ang bumubukod sa paniniwala ng mga aswang na kanilang pinanggalingan sa kanilang dimensyon. Yun daw ang dahilan. Nung una pa lang, nararamdaman na ni Banaag na mukhang merong mali at hindi tamang nangyayari sa lugar na yun. Hindi nagtagal lumipas ang isang linggo. Heto na si Banaag at matapang na siya. Sinabi niya sa prinsipe na siya ay babalik na sa kanyang katawan. Hindi nagpapahalata si Banaag na alam niya na ang katotohanan. Base sa mga kanyang naobserbahan, totoong mali ang kanyang napasok. Mahal na prinsipe, kailangan ko na pong bumalik sa aking katawan baka hinahanap na po ako ng aking mga magulang. Huwag po kayong mag-alala. Lahat po ng itinuro niyo sa akin ay aking gagampanan hanggat aking makakaya. Ganun ba? Tamang-tama. Sa panahon na ito, kailangan namin ng mata sa lupa. Humayo ka, kaibigan. Makakaalis ka na. Sa ilang iglap lang, ang kaibigan kong si Banaag ay nagising na sa kanyang aktwal na katawan. Yun ang unang ubo niya sa muling pagbabalik niya sa kanyang katawan. Gabi ito, Commander, at nagulantang ang kanyang mga magulang sa lakas ng kanyang pag-ubo. Anak! Banaag! Ay nako! Buti na lang at bumalik ka na! Maraming salamat sa Panginoon at dininig niya ang aming dasal. Wika ng ama ng aking kaibigan. Tay, ano nangyari?
Ayun anak, ang tagal mong natulog ah. Oo, paanong matagal? Anak, 3 taon ka nang nakahimlay. Pansinin mo ang iyong kasuotan. Sandali lamang po, pasensya na po kayo at hindi po may iwasan yung ingay sa paligid. Pagtiyagaan nyo na lang po ang kwento natin dahil mahaba po ito. Ituloy na po natin. Tay, bingi akong tubig, tay. Nung bigyan siya ng tatay niya ng tubig, nabitawan niya yung basong babasagin. Dahil tila ba nakita niya rito yung mukha ng prinsipe. Anak, bakit? Para kang nakakita ng kung ano. Tay, nakita ko sa tubig yung mukha ng prinsipe ng aswang. Ano? Ang tagal mo nang nakatulog anak. Huwag mo sabihing habang natutulog ka eh, nakakita ka ng aswang. Tay, nung panahon na wala ako rito, yung kaluluwa ko lang ang buhay. Totoo tay, napunta ako sa ibang dimensyon. At yung dimensyon na ito, eh, dimensyon ng mga aswang. Anak, maaaring merong aswang. Naniniwala ako dyan pero yung dimensyon eh, parang hindi naman yata totoo yun. Tay, yun po ang totoo. Maniwala po kayo tay. Kailangan na po natin umalis dito. Anak, eh saan naman tayo pupunta? Bahala na tay. Iginayak nila ang lahat nilang mga gamit yun ding gabi na ito. Pero nung lumabas muna ang kaibigan ko, nakakita siya sa labas ng hindi ordinaryo na tao. Sino ka? Anong kailangan mo? Lumapit daw sa kanya yung nakikita niya. Ito ay parang baliw na pulube. Napakaitim at puro grasa ang mukha. Yung buhok nito ay napakaganit na hanggang likuran. Butas-butas din ang mga damit na animoy hindi pinaliguan sa mahabang panahon. Banaag! Banaag! Sino ka? Anong kailangan mo? Banaag! Binabalaan kita, Banaag! Bakit? Ano bang meron sa'yo? Binabalaan kita dahil hindi tama ang iyong ginawa nung mga lumipas na taon. Bakit ba? Ano bang pakialam mo? Hindi ako baliw. Alam ko ang lahat na nangyari sa'yo. Sinundan kita, Banaag. Kung nasa saan ka man ay naroroon ako. Sino ka ba? Ha? Banaag, ang iyong dugo at ang dugo ko ay iisa. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Itakwil mo ang demonyo sa iyong isipan. Tumawag ka sa tunay na Panginoon upang ikaw ay maligtas sa iyong kamatayan. Nababalo ka na. Hindi pinaniwalaan ng kaibigan kong si Banaag yung nagpakita sa kanya. Yun ding gabing ito, umalis sila ng kanyang mga magulang. Pumunta sila sa kabilang bayan gamit lamang ang kanilang kalabaw na may hatak na kareta. Inabot sila ng umaga. Narating na nila yung bahay ng kapatid ng kanyang ama. Ang sabi ng kapatid ng kanyang ama, "Bakit kayo naririto? Ano ang kailangan nyo?" "Ah, kapatid, wala na kasi kaming mapuntahan. E palagay namin eh, delikado ang buhay namin sa mga aswang." "Ay nako, aswang ba kamo? Bakit dito pa kayo pumunta? Mas maraming aswang dito. Bumalik na kayo sa bahay nyo. Huwag kayo ditong magtatagal dahil mainit ang mga mata ng aswang sa mga dayuhan.
Sige na! Hindi pwede. Nandito na kami. Kung hindi mo kami ipapatuloy sa bahay mo, kakalimutan ko na kapatid pa kita. Sige! Kung yan ang iyong nais, mas pipiliin ko na maging magkapatid pa rin tayo. Pero binabalaan kita na dapat ay hindi kayo magtagal dito. Kailangan sa isang araw ay umalis na rin kayo. Sige kapatid, maraming salamat sa iyo. Sila muna ay nagpahinga. Tapos nagkukwento yung kanyang ama hanggang sa si Banaag na ang nagtanong. Tay, maitanong ko lang. Meron ba tayong kamag-anak na baliw? Baliw ba kamo? Oo, tay. Napatingin si Banaag sa kanyang ama na tila ba nag-iisip ito. Kasi anak, ganito eh. Tay, kanina, ay kagabi pala, nung bago tayo umalis, may nagpakita sa akin na matanda eh, baliw ata yun. Tapos, ang sabi niya, magkadugo raw kami. Nung sabihin ito ni Banaag sa kanyang ama, nang laki ang mga mata nito na tila ba hindi makapaniwala. Anak, ang nakita mo ay ang iyong tiyahin na si Emmy. Sinong Emmy, tay? Sa tagal ko nang nabubuhay dito, ilang taon na ako. Ni hindi ko man lang yata nakilala o nakita sa ating mga kamag-anakan yung Emmy na yun. Anak, si Emmy ay ang aking kapatid. Nilisan niya ang ating baryo. Mas pinili niyang manirahan sa gitna ng kagubatan upang mag-aral ng hindi dapat aralin ng mga tao. Tay, ano yun? Kung hindi ako nagkakamali, si Emmy ay isang ganap na Ermitanya. Ermitanya? Meron ba nun, tay? Kung may Ermitanyo, meron din Ermitanya. Pero tay, ang sabi niya, sinundan niya raw ako doon sa mundo na pinanggalingan ko, tay. Alam niya ang lahat. Kaya lang hindi nga ako naniniwala. Ay nako, pinagsisisihan ko tuloy ang mga nagawa ko sa aking kapatid. Bakit, tay? Anong kasalanan niyo? Anak, nang dahil nga sa pinili ng kapatid ko ang ganong klase ng buhay, hindi ko inaasahan na balang araw makakatulong pa pala ito sa'yo. Sana isang araw ako naman ang pakitahan ng kapatid ko. Lumipas ang buong magdamag, Commander. Heto na naman, nagpakita yung babaliw-baliw. Pero nagpakita ito sa tatay ni Banaag. Habang ito ay nagsisibak ng kahoy sa ilalim ng malaking puno, narinig ni Banaag na tila ba may kausap ang kanyang ama. Nilapitan ito ni Banaag tapos nagtago sa puno. Kitang-kita niya yung kausap ng kanyang ama. Ganito ang pinag-uusapan. Emmy, maraming salamat ha. Kapatid, pasensya ka na nga pala kung may nagawa akong hindi maganda sa iyo noong araw. Tetilyo, ako ay bumabalik upang malaman mo ang hinaharap na kamatayan ng iyong anak na si Banaag. Anong ibig mong sabihin? Paano namin ito mapipigilan? Petilyo, kaya ako naririto upang ang buhay ko ang mawala at hindi ang iyong anak na si Banaag. Talaga ba? Umiyak noon yung tatay ni Banaag dahil hindi ito makapaniwala na yung kanyang kapatid ang magsasakripisyo upang hindi mamatay ang kaibigan ko na si Apo Banaag. Tay? Anak! Andiyan ka pala, anak. Anak, ang tiyahin mo si Emmy.
Tay, huwag na po kayong umiyak. Nakita ko na po siya kanina pa. Narinig ko na rin yung mga pinag-uusapan nyo. Ano po? Banaag, nalalapit na ang araw na pagsalakay ng mga gabunan sa'yo. Galit ang mga gabunan na matagal nang naninirahan dito. Alam nila na ikaw ay galing sa kanilang dimensyon at magiging mata ka ng prinsipe doon upang ang mga gabunan ay iyong manmanan. Hindi ko po kasi alam eh, pero bakit po kailangan pang kayo ang magsakripisyo? Banaag, malakas ang mga gabunan. Ang mga gabunan ay kaya kang kainin. Pero gagawin ko ang lahat, Banaag, upang hindi ka mapatay ng mga gabunan. Simula ng araw na yun, yung kanilang tiyahin na ermetanya ay kasama na nila. Ayaw lumayo ng ermetanya sa aking kaibigan dahil batid nito na nalalapit na ang katapusan. Isang gabi, pinagtabuyan sila ng kanyang kapatid na isa pang matandang lalaki. Umalis na kayo! Sige na! Ayaw kong madamay sa anumang mangyayari! Ganun ba? Sige, wala akong magagawa kung yan ang iyong nais. Nararamdaman ko ang mga gabunan. Nariyan na sila, malapit na. Makiusap, Petilio. Emi, Banaag, lumayas na kayo. Nagmadali silang umalis. Akala nila ay makakalayo sila sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pero hindi pala, dahil nakaharang na yung napakaraming bilang ng mga gabunan. Sandali lang, andyan na ang mga gabunan. Asan po? Banaag, igala mo ang iyong mga mata, talasan ang iyong kaisipan at tenga. Yung napakaraming bilang ng mga gabunan, lahat ito ay lumapit sa kanila tapos pinaligiran sila. Yung isa rito ay nagsalita. Ikaw ba si Banaag? Ako nga. Bakit? Tamang-tama. Hindi kami nagkamali ng baryo na pinuntahan. Dito ka pala namin matatagpuan. Ano bang kailangan mo, ha? Simple lang. Hindi ka maaano kung tama ang iyong sagot. Ano nga yun? Ang dami mo pang paikot-ikot eh. Hindi ba nanggaling ka sa mundo namin? O bakit? O ano ngayon? Matapang. Sige, sagutin mo ang aking katanungan. Ano ang sinabi ng prinsipe doon? Pinapapatay niya ba kami sa'yo? Aba hindi. Anong pinapapatay ang sinasabi mo? Niwala nga akong kakayahan na pumatay ng katulad niyo. Mukhang nagsasabi ka ng katotohanan. Teka, ermetanya! Ikaw nga, bakit kayo magkasama? Kami ay magkadugo. Nandito ako upang magbigay ng protekta sa aking pamangkin. Ganun ba? Talagang pinaghahandaan mo ang paglusob namin. Tama ba ko, ermitanya? Ganun na nga. Kaya, kung papatayin nyo ang aking pamangkin, sinisigurado kong ako muna ang mauuna. Pero bago nyo magawa ito, maraming mamamatay sa inyo. Ah, ganun ba? Natawa naman ako sa iyo, ermitanya. Wala namang kaming planong pumatay, basta nasa maayos ang sagot sa aking katanungan.
Banaag, ano pa ang nangyari? Ano ang mga ginawa sa'yo ng mga kapwa namin doon? Simple lang naman eh. Andun ako, nagsaya, pinakain, pinatulog, binihisan, at pinainom ng langis. Ano? Langis? Langis ba ka mo? Oh, bakit? Kung ganon... aswang ka na rin. Ano? Anong aswang? Hindi ah. Malabo yun. Hindi yan totoo. Yan ang katotohanan. Dapat alam mo yan. Ang langis namin ay makapangyarihan. Kayang gawin na aswang ang kahit na sinong tao maging ang hayop. Tamang-tama. Sumama ka na sa amin. Dito ay bubuo tayo ng maayos na pamilya. Kalimutan mo na sila. Ngayon, dito mo malalasap sa aming lahi ang tunay na kaligayahan ng isang aswang. Kung hindi ka sasama sa amin ngayon, pues babalik kami sa susunod na buwan, pagsikat ng bilog na buwan, upang makumbinsi ka namin at nang makita mo ang aming tradisyon bilang isang gabunan. Nag-iisip ang aking kaibigan kung sasama ba siya dito sa mga gabunan. Sige ganito. Ganito na lang ah. Total eh, sa isang buwan pa naman yun eh. Hayaan niyo muna ako na makapag-isip. Sige, Banaag. Aalis na kami. Pag-alis nila, tila ba nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan yung ermetanya na si Emmy. Banaag, huwag kang maniniwala sa kanila. Higit na mas may alam ako kaysa sa kanila. Ang ipinainom sa'yo ng prinsipe ay hindi ka magiging aswang. Ang katotohanan upang ikaw ay maging tapat sa mga pinaglilingkuran nila. Ang iyong tungkulin dito ay manmanan ang mga aswang na gabunan upang ang mga yoon ay kanilang ibalik sa kanilang dimensyon. Ganun ba? Sa totoo lang po, Chahin, nalilito na po ako eh. Sa ngayon, hindi mo pa maiintindihan. Ngayon, ang importante, nakawala ka sa unang pagsalakay ng mga gabunan. Babalik ako sa susunod na buwan at tatanungin ko sa Panginoon ang iyong kapalaran. Matapos yon sabihin ng kanyang tiyahin, nagulat si Banaag at ang kanyang ama. Madali itong naglaho sa kanilang harapan. Emmy! Nasaan ka? Saan nagpunta yun? Tay, bakit ganun? Paanong nagawa yun ni Tita Emmy? Ewan ko! Hindi ko alam, Banaag. Saan tayo ngayon pupunta, Tay? O di ayun, bumalik na tayo sa totoo nating bahay. Bumalik sila sa bahay, Commander. Pagdating nila doon, ay merong nag-aantay na isa pang lalaki. Anong kailangan nyo, Ginoo? Bakit kayo nandyan sa harapan ng bahay ko? Pasensya na po kayo, pero hindi kayo ang sadya ko. Ang sadya ko rito si Banaag. Kaibigan, may pinasasabi sa iyo ang amahal na prinsipe. Ano? Sino ka ba? Wag mong kalimutan na meron tayong kasunduan. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig ko sabihin, meron kang kasunduan sa prinsipe. Heto, kunin mo ang dahon na ito. Sa dahon ay may nakasulat. Ang nakasulat dito, bukas ng gabi ay bumalik ka sa aming mundo. Bumalik nga si Banaag sa mundo kung saan siya nang galing noon. Pagbalik niya rito, kanyang kinumpronta
ang prinsipe na kumukumbinse sa kanya. Mahal na prinsipe, ano po ba nangyari? Bakit? Yung mga gabunan eh, parang merong gustong ipahiwatig sa akin. Banaag, heto nga ang iyong alituntunin na inaatang ko sa iyo. Sila ay mga masasama. Kailangan mo lang silang manmanan. Pero bakit? Anong ibig mong sabihing bakit? Naglalaro ang isipan ng aking kaibigan. Kahit alam niya na ang katotohanan, hindi niya masabi rito sa prinsipe ang gusto niyang sabihin dahil inaantay niya lang ito na umamin. Banaag, mukhang pinagsususpetsyahan mo kami. Baka akala mo mga aswang din kami. Alam ng aking kaibigan na sila din ay mga aswang. Talagang niloloko lang siya at binibilog ang kanyang ulo na mapaniwala na hindi siya aswang. Ganun paman, buo ang paniniwala ng kaibigan ko na sila ay mga aswang at ang katotohanan kaya gusto niyang bumalik dito sa mundo na ito dahil upang paaminin ang prinsipe na sila ay mga aswang. Hindi na siya nakapagpigil kaya niya nasabi yung mga salita na ipagpatawad niyo po. Alam ko, kayo ay prinsipe ng aswang. Huwag niyo na pong bilugin ang ulo ko. Banaag, nang dahil sa sinabi mo, hindi ka na makakaalis dito. Kung ganun, totoo pala sinasabi ko na kayo ay mga aswang dito. Kaya naman pala napakaraming tao rito at yung mga nakita ko eh mga aswang, hindi ba? Sabihin mo na ang mga gusto mong sabihin pero hindi ka na makakalis dito. Bakit, ha? Yung bang mga nakita ko nung una, hindi naman sila mga albularyo, di ba? Pinaniwala niyo ako sa mali. Ngayon, ako mismo ang sisira ng inyong mundo. At paano mo yun gagawin? Paano? Nakakabitin! Mukhang astig tong kwento na ito ah. Maraming salamat po sa sender natin. May part 2 po ito. Abangan nyo lang po. Salamat.